Okay, so dito na rin tayo sa part 2 ng ating week 8 kung saan sasagutin natin itong una, letter C, engagement. Itong given daw, itong given sa atin, given, triangle JUG. Isa daw siyang equilateral triangle. Okay? So, isa-isayin lang muna natin. So, kagaya ng ginawa natin sa part 1, ito ay isa na namang equilateral triangle. Kalimitan, kapag meron kang, for example, ito, no? Pangalan ng triangle is JUG. Kalimitan, itong nasa gitna na letter na to, itong U, nandito yan sa top. Nasa peak. Itong nasa left na letter, itong J, is nandito yan malimit. And then, itong last letter na to na nasa right side, is nandito na siya malimit nakapwesto. Okay? So, si triangle JUG is equilateral daw. Equilateral. So, magdadrawing tayo ng triangle equilateral. JUG. Again, paano tayo makakapag-drawing ng equilateral triangle? Paano tayo makakapag-drawing ng equilateral triangle? Gagamit tayo ng compass. Susukatin muna natin to. Magdo-drawing tayo sa papel. For example, ang sukat nito is 6 inch or 4 inch, no? And then yung ating compass iseset natin sa ganito kalayo, and then pag na set na natin yung compass, iaangat natin yung compass and magdo-drawing tayo dito sa part na to. Drawing tayo sa part na yun. And then, ililipat natin yung paanong compass dito sa kabila. And then, magdodrawing tayo. And then, kung saan nag-cross, kukonekta mo yung point na yan. Dito. And ito, kukonekta natin doon. And, hopefully, kakaroon tayo ng equilateral triangle. Kung walang compass, pwede siguro ang isang tali. No? Tali. So, lalagyan mo ng isang pin or pako. Lagay ka ng pako dyan. And then, meron kang panali, ganyan. And then, lagyan mo ng lapis dito. And then, yan ang pwede mong gawing compass. Okay? Okay, so, bigyan natin itong ating engagement. Si triangle JUG, so yung U, yun yung nasa tuktok, si U, and then si J at si G nasa kaliwat kanan, J and G, and equilateral, dapat equilateral sila, no? Equilateral.
and UN. Dapat to may linya sa taas, no? This is segment UN. Yung segment UN daw is one of its median. So yung median is pareho din dun sa pinag-usapan natin sa part 1. Kasi sa part 1, ang pinagawa sa atin sa part 1 is pinakuha sa atin yung kalahati nitong segment na to. Okay? And then nung nakuha natin yung kalahati ng segment, nung minarkahan na natin yung kalahati ng segment, ay nag-drawing tayo ng isang linya pataas, papunta doon. Pinaka-center nitong angle na to. Ay, doon sa pinaka-center. Yun ang median. By the way, kung wala kayong ruler, pwede rin siguro kahit isang straight edge, kung anumang diretsong bagay na may makita kayo, yan ang pwede nyo gamitin ruler. For example, meron kang straight edge, sulatan mo lang dito, lagyan mo ng marka dito, no? And then, kumuha ka ng tali, simula dito hanggang dito yung tali, and then tiklupin mo sa kalahati yung tali. Tiklupin mo sa kalahati. And then, makikita mo yung pag tiniklop mo sa kalahati yung tali, and makikita mo yung gitna. So, yung kalahati ng tali, tatapat mo dito sa yung straight edge at mamarkahan mo yung kalahati. And then, yun ang gagamitin mo para makuha yung kalahati ng segment na to. Okay? So, si UN daw, si segment UN ay median. So, segment UN, UN, itong blue line na to, segment UN, yan ay isang median. Median siya. At sa naging median, kasi kinuha natin yung kalahati nitong base, kinuha natin yung kalahati niyan, and then simula dun sa gitna, ay nag-drawing tayo ng linya, segment, papunta dun sa vertex na U. So, ibig sabihin, itong si segment UN, itong kulay blue line na to, is a median. Ay median. Ang pinapasagot sa atin, using your protractor, find the measure of the following. Number one, ano daw ang measure? May M dito, no? Ibig sabihin ng M is measure. Ano daw yung sukat ng angle? J-U-N. J-U-N. Ito, pinapahanap sa atin. Ano daw ang sukat niyan? So, para hindi na tayo magsayang ng oras, kasi ganun din naman, no? Kung anong ginawa natin sa part 1, pareho lang dito. So, part 1, pareho silang triangle. Equilateral. And, brother, this is 60, 60, 60. No? Ang pinagkaiba lang nung triangle natin sa part 1 is yung mga letter, yung pangalan ng mga vertex, no? Pero essentially, yung dalawang triangle is pareho lang. So, since nung sinukat natin yung, nung ginawa natin yung triangle dun sa first part, nung sinukat natin, nakita natin ang sukat nito is 30 degrees.
Therefore, pwede nating masabi na si Angel J-U-N ay 30 degrees. Ano? Si ang sukat ni Angel J-U-N is 30 degrees. Okay. Next question. Number 2. Ano daw ang M measure or the yung sukat ang angle GUN. O, hanapin muna natin na saan ang angle GUN. So ito yung angle GUN simula sa G. Pakyat tayo sa U. Baba tayo sa N. Okay, GUN. Itong angle na to. Ano daw ang sukat ng angle na to? Base sa ginawa natin kanina. Okay, so ang sukat niyan is also 30 degrees si GUN. And sukatin lang natin na mabilis para sigurado. So, yun. So, una, check natin yung cross. Yung cross dapat nakatapat dun sa vertex. And then, itong zero baseline dapat pantay doon sa isang side ng angle. No? Dalawa kasi yung side ng angle. Eh. Ang sinusukat natin is itong angle na to. So, dalawa ang sukat ng ang side ng angle. So, yung base dapat nakatapat dito or pwedeng nakatapat dito. No? So, ngayon, dito natin itatapat sa blue. Doon nakatapat yung zero baseline. And then kung babasahin natin, zero, 10, 20, 30 degrees. Okay, 30 degrees. Tama ang sagot natin, 30 degrees. Kasi ganun din yung ginawa natin sa first part, no? And then yung isang angle, tong kabila, is ganun na rin, 30 degrees na rin yun, no? 30 degrees na rin yan. Itong angle GUN, 30 degrees na rin yan. Okay? Kasi sa ginawa natin kanina. Number 3. Ano daw ang sukat ng angle M? Ang ibig sabihin ng symbol M is measure. May Tagalog, sukat. Ano daw ang sukat ng angle U and J. Okay, so una hanapin muna natin nasaan ang U and J. U, simula sa U. So, simula tayo dito sa U. U, bababa tayo dito sa N. And then punta tayo sa J. So, yan yung angle U and J. Ito. Ano daw yung sukat ng angle na yan? Pareho din yan dun sa ginawa natin sa first part, nung sinukat natin, makita natin, pareho lang yung triangle dun sa first part, tsaka ito. And na-discover natin dun, na ang sukat nito is 90 degrees. Okay, 90 degrees. M, measure, ano daw ang sukat ng angle, U, N, G. U, N, G. U, N, G. U, N, G. U, baba tayo sa N, and then punta tayo sa G.
UNG, itong angle na to. Ano daw ang sukat ng angle na to, no? Again, nasukat na rin natin to sa first part. Sukatin natin ng isang beses para sigurado. Yan ay nasukat na natin. Yan ay 90 degrees. Yan, di ba? 90 degrees. 0, 90 degrees. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 degrees. Okay? Lagi tayo magsisimula sa 0. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 degrees. Ganun din sa kabila. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 degrees. So, si UNG, si UNG ay isa ring right angle, 90 degrees. So, si UNG, ang sukat ni UNG ay 90 degrees. Letter B. Number 1. Name the triangles that are congruent. So, ano daw yung mga pangalan ng triangle na magkakapareho? So, yung mga magkakaparehong triangle is triangle JUN at saka si triangle GUN. Si Jun at saka si Gun. Tingnan nga natin. J U N, balik sa J, yung triangle na yan is pareho daw with G U N, balik sa G yung triangle na yan. Okay, so yan yung dalawang triangle na magkapareho. Yan yung pangalan ng dalawang triangle that are congruent. Number 2, what postulate support your answer? So, syempre, number 1 is SSS. Number 1 is SSS. Kasi, una, ito ay equilateral triangle. So, ang haba nito is pareho sa haba nito at pareho sa haba nito. Ibig sabihin, magkapareho ang haba nito. Okay? Pangalawa, ito ay median. Itong blue is median. So, ibig sabihin, kinuha natin yung gitna nitong JG. So, ibig sabihin, itong JN, itong haba ng JN is pareho sa haba ng GN. Okay, so yung haba nito is pareho sa haba nito. And then, itong segment na to na parehong ginagamit ng triangle JUN at GUN, no, itong segment na to so itong side na to is parehong ginagamit ng JUN at parehong ginagamit ng GUN. So, itong side ng triangle na to, is pareho sa side ng triangle na to. By SSS,
Ang triangle na to is congruent by S. Itong SSS ng triangle na to is kung is pareho sa SSS ng triangle na to. So by SSS. Pwede rin SAS. So since alam natin na since nasabi natin na itong angle na to is 90 degrees. Na 90 degrees, di ba? Nung sinukat natin 90 degrees to eh. 90 to at saka 90 to. Pwede rin side okay, side angle side. Pwede rin side angle side. Yung side angle side ng triangle na to is pareho sa side angle side ng triangle na to. Okay. Pwede rin ASA. So sinabi natin kanina na this is equilateral triangle. And ang equilateral is also equiangular. So, ibig sabihin, yung angle na to is 60 degrees. Pareho sa sukat ng angle na to, which is 60 degrees. And itong angle na to is 60 degrees. Pare-pareho silang 60 degrees, no? 60. So by ASA, angle, side, angle, no? So yung angle side angle ng triangle na to is pareho sa angle side angle ng triangle na to. Yung sukat ng angle na to, angle side angle ng triangle na to is pareho sa sukat ng angle na to side angle ng triangle na to. Okay? So, pwede rin ASA. Pero ang pinaka kasi nakuha natin yung ASA nung nagsukat tayo. Pero nung hindi pa tayo nagsusukat, SSS talaga yung postulate na magsasabi na itong dalawang triangle na to ay congruent. Name all other angles and segments. What postulate support your answer? So number three, name all other angles and segments that are congruent. So ano pa daw yung ibang angle at segment na congruent? Ano pa daw yung ibang angle and segment na congruent? So,
nabanggit na natin lahat, no? Na banggit na natin lahat na itong segment na to, pareho sa segment na to, ang haba ng segment na to, pareho sa haba ng segment na to, pailin natin sa kalahati to. So itong segment na to is pareho ang haba sa segment na to. And then itong UN is pareho sa sarili niya. Pagdating sa angle, okay, nasabi na natin na yung JUN tsaka GUN ay 30 degrees. JUN, itong angle na to, is pareho sa GUN. Itong angle na to. Itong UNJ at UNG ay parehong 90 degrees. UNJ, ang angle na to, 90 degrees, is pareho sa UNG, 90 degrees. So, hindi lang nasabi is itong angle J, angle G, pareho silang 60 degrees. Angle U, UJN, at saka UJ, UJN, UJN is congruent with angle UGN. Mali itong symbol na to, no? So, ang symbol na to is, okay, so para mas madali, takpan muna natin to. Ulitin natin. Ulitin natin, ano? Takpan natin to. Okay. Okay, so bakit natin tinakpan yon? Kasi mas madali. Ang pangalan ng angle na to is angle J na lang, no? Angle J na lang kasi mag-isa lang naman siya dito, eh. Itong U, hindi natin to pwedeng tawagin angle U kasi dalawa ang angle dito. So, ito yung unang angle. Ito yung pangalawang angle. Okay, so para matukoy natin or kung i-refer natin tong angle na to, ang tawag natin dito is angle, is angle JUN. Yan, kaya tayo gumagamit ng tatlong letter. And itong angle naman na to, itong angle na to, na tinatawag na angle GUN. Okay? GUN. Pag yung angle, eh mag-isa lang naman siya, no? Mag-isa lang siya. Wala siyang kalahati. Pag nagkaroon ng line dyan, meron na siyang kahati. Dalawa na ang angle na naghahati sa vertex J. Since wala,
isa lang to. Ang gagawin natin is i-re-refer natin to as angle J at saka angle G. So ang sagot natin sa number 3 ay si angle J, si angle J ay congruent kay angle G. Okay, si angle J ay congruent kay angle G. At saka si segment JN is congruent with segment GN. Nasaan ba si JN? Ayan na, JN. So ito, JN, mula dito sa J hanggang kay N, so yung haba daw niyan is pareho kay GN. Simula dito kay G papunta kay N, GN. Si UN is congruent with UN. So UN, ang segment na simula sa U papuntang N is pareho ang sukat sa sarili niya. Okay. What can you say about segment UN? Ano daw masasabi natin kay segment UN? O, ano daw masasabi natin dito kay segment UN? In relation to angle JUG. Angle JUG. Ano daw masasabi natin kay segment UN in relation with angle JUG? At saka kay JG. JG. Anong masasabi natin dito sa blue line na to kay segment UN in relation to angle JUG at saka kay segment JG? Siyempre, kagaya ng diniscuss natin sa part 1, si segment UN ay angle bisector ng angle JUG. Angle bisector. Hinati niya sa kalahati itong angle JUG. Itong angle JUG. Hinati niya sa kalahati. 30-30. At itong si segment UN, itong blue line segment na to, ang relation niya kay segment JG ay isang perpendicular bisector. Kasi hinati niya sa gitna yung JG. Okay? Nandun siya sa gitna ng JG. And at the same time, yung sukat niya with JG is 90 degrees. 90 degrees. Segment UN is the angle bisector of angle JUG, and segment UN is the perpendicular bisector of segment JG. Okay.
next, let's go to assimilation. So using the same triangle, so yung ginamit daw nating triangle dito sa engagement, yung sa engagement, dito sa engagement, nag-drawing tayo ng triangle, di ba? JUG. Letter A. Okay, ito daw ang gagawin natin, letter A. Construct one of the other, construct one of the other two medians from vertices J or G. J or G daw. So, mamimili lang tayo J or G. So, piliin na lang natin itong una, J. Gagawa daw tayo ng median. Okay, vertex J. Okay. Gagawin natin. Ito yung triangle JUG. JUG, no? So, since magagawa tayo ng median dito kay vertex J, kukunin natin yung gitna nitong opposite side, itong UG. Okay, kukunin natin ang gitna nitong segment GU. And then mamarkahan natin. And simula sa gitna, magdo-drawing din tayo ng segment papunta kay J. Okay? So, ang nangyari is, itong triangle na to is pareho din to dito sa triangle na to. Pareho din sa triangle na to. Kasi nga, this triangle is equilateral. No? Equilateral. Pare-pareho ang sukat ng sides nila. Pare-pareho ang sukat ng sides nila. So, pwede mong isipin na itong triangle na to is parang ito din na inikot mo lang tong U, inikot mo papunta dito sa papuntang J, no? Parang inikot mo lang tong triangle na to. Parang iniikot mo lang tong triangle na to. Iniikot mo siya pa ganun. Yan. Iniikot mo siya pa ganyan. Parang ganun, ano? Parang ganun. Pero ang ginawa talaga natin is, binura natin tong UN, binura natin yung UN, and then kinuha natin yung gitna nitong UG, kinuha natin yung gitna, and then kinonect natin yung gitna doon sa vertex. Kinonect natin yung gitna doon sa vertex. Okay? Yan. Pero yung concept is ganun din, no? Yung mga pagkakapareho nitong triangle na to, yung mga sukat dito is pareho din sa mga sukat na to. Okay? So, ito ay 90 degrees din.
ito ay 90 degrees din. Ito ay 60 degrees. And then, sa makatawid, ito ay magiging 30 degrees. Ito ay 30 degrees din. No? So, dahil kinuha natin yung gitna nito, yung haba nito, is pareho sa haba nito. Yung haba nitong UP, yung haba ng UP is pareho sa haba ng GP. And then since this is equilateral triangle, yung haba nitong JU is pareho sa haba ng JG. Okay? And then itong segment na to is pareho ang sukat sa sarili niya. Okay? And since this is equilateral, ito ay isang equiangular din. So, ang sukat ng angle na to is pareho sa sukat ng angle na to. Okay? So, pareho lang yan sa triangle na to. Parang binaliktad lang, no? Pero yung mga pangalan niya, ganun pa rin. J-U-G. Binura lang natin yung linya sa gitna. And then, gumawa tayo ng segment. Ginawa natin yung gitna nito. And then, gumawa tayo ng median. Gumawa tayo ng median dito. At yung mga sukat ng angle na to is parang pareho sa sukat ng angle na to. Parang inikot mo lang. Parang yung triangle kanina sa engagement na inikot lang natin na pag ganito. No? Inikot lang natin. Okay, so ano naman gagawin natin dyan, no? So tapos na natin i-drawing letter A. Letter A pinapa-drawing sa atin. Construct one of the two medians from the vertex J. And ayun na nga, na-drawing na natin. Vertex J, median. Na-drawing na natin. Okay? Letter B. Name the congruent triangles. Ano daw yung pangalan ng mga congruent triangles? So, ang congruent triangles ay gusto ko palagi magsimula dito, no? So, kung titignan natin itong triangle na to, ito yung parang base niya. So, U, P, J. Tama ba? Ganun ba yung ginamit ko? So, triangle UJP. O maraming paraan para pangalanan itong dalawang triangle na to, no? So, una, itong triangle na to. Okay, ano ba ang mga pwedeng pangalan ng triangle na to? Pwede siyang triangle JUP. Pwede siyang triangle UPJ. Pwede siyang triangle PJU. Pwede ring pabaliktad. Pwede ring UJP. No? Or JPU. Or dito natin, no?
pwede siyang triangle UPJ. Magsisimula tayo dito sa UPJ. Kung magsisimula tayo dito sa P, pwedeng PJU. Kung magsisimula tayo dito sa J, pwedeng JUP. Okay, so kung pabaliktad naman, simula tayo dito sa U. Kanina pa ganito tayo eh, U, P, J. So ngayon, pabaliktad naman, U, J, P. U, J, P. U, J, P. Pabaliktad tayo, no? And then, kung magsisimula tayo dito sa J, sa P, kanina PJU, PJU, ngayon naman PUJ, PUJ. Okay? And kung magsisimula tayo dito sa J, kanina ay JUP, JUP, ngayon naman pwede rin JPU. JPU. So, maraming pwedeng paraan para bigyan ng pangalan yung triangle, no? So, ang napili ko is UJP. Simula sa base, umakyat sa tuktok, and then bumaba doon sa common point. Yung common ng dalawang triangle. UJP. Yan. UJP congruent with JGP. So, kung paano ko pinangalan tong unang triangle, yung unang triangle is nagsimula ako sa U, pumunta ako dito sa J, and then pumunta ako dito sa P. UJP. 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 So dapat yung kakongruent niya is ganun din ang pangalan. So ang katumbas ng U is itong G. 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 Dito sa J. And then P. GJP. GJP. Okay, so yun yung nagamit kong pangalan. UJP is congruent with GJP. Okay, so kagaya, pero kagaya ng sinabi ko sa inyo, maraming paraan para bigyan ng pangalan ang triangle. No? So, pwedeng magkakaiba tayo ng sagot dito. Pero, basically, ganun yan. Ano? Kung paano mo pinangalan yung unang triangle, dapat, ganun mo rin papangalanan yung kakongruent niya. Letter C. Name the angle bisector and perpendicular bisector form. So, since wala siyang sinabi tungkol sa pangalan ng point na to, naglagay na lang ako ng point P dito. Wala naman siyang sinabi, basta sinabi niya lang is maglagay lang daw ng median. Magsulat daw ng median, pero hindi sinabi kung ano yung pangalan ng midpoint.
nung gitna ng UG, hindi sinabi. So naglagay na lang ako ng P dito. And since meron ng P dito, therefore, ang magiging pangalan ng angle bisector, ito, itong blue line na to. Itong blue line na to is angle bisector. Hinati niya sa kalahati itong angle na to. Ginawa niya 30-30. Okay? So, angle bisector itong blue line na to. At isa rin siyang perpendicular bisector. Okay, itong blue line na to ay isa ring perpendicular bisector because una sa lahat, siya ay 90 degrees. Itong blue line na to ay 90 degrees kay segment UG. So, perpendicular silang dalawa. At the same time, itong blue line na to ay nasa gitna ng segment UG. Nasa gitna siya ng segment UG. So, therefore, itong kulay blue na to is the perpendicular bisector. Ito ang perpendicular bisector. So, ano daw ang pangalan ng angle bisector and perpendicular bisector? Since naglagay ako ng P dito, ang pangalan is segment JP. Okay. Segment JP. Yung angle bisector is segment JP at yung perpendicular bisector is also JP. Okay, so yun ang sagot natin sa letter C. And that's the end of assimilation. Next, we go to assessment. Ang pinapagawa sa atin sa assessment. Number one, umuha daw tayo ng isa na namang equilateral triangle. This time, ang pangalan is BIG. So again, itong gitnang letter is yung nasa tuktok. And then itong dalawang to, nasa kaliwa't kanan, is yung nasa kaliwa at kanan na vertex. And so, another equilateral triangle, isang triangle na kung saan pare-pareho ang sukat ng mga side. Ano ulit tayo gagawa ng equilateral triangle? Gagamit tayo ng compass. Gagamit tayo ng compass. Okay, so triangle BIG, itong I, yun yung nasa tuktok, I. And then, yung B na nasa kaliwa, at yung G na nasa kanan ay ilalagay natin sa kaliwa yung B at sa kanan yung G. That's triangle BIG. And construct the angle bisector of angle BIG. Gawin daw natin yung angle bisector ni angle BIG. Wala siyang sinabing letter. So, since angle bisector, base sa ginawa natin sa mga naunang triangle,
gagawa lang tayo ng median. Makukuha na natin ng angle bisector ng angle BIG. Okay, mag-drawing daw tayo ng angle bisector ng angle BIG. So, nasaan ba yung angle BIG? Simula dito sa B, akyat tayo sa I, B, akyat tayo dito sa I, baba tayo sa G. So, itong angle na to. Kuha daw tayo ng angle bisector. So, base sa experience nung ginawa natin sa mga nakaraang triangle, para makuha natin ang angle bisector nito, para mahati natin sa kalahati itong angle na to, ginawa natin is kinuha natin yung median ng triangle na to, no? So, paano ginawa natin? Kinuha natin yung kalahati. So, ito yung angle na gusto nating kunin, na gusto nating hatiin sa i-bisect, no? Ito yung angle na gusto nating i-bisect. So, yung opposite segment niyan is segment BG. Yung segment BG, ang opposite segment. So, itong segment BG ay hati natin sa gitna. Okay, hati natin sa gitna. Kunin natin yung gitna. And then, simula sa gitna, magdo-drawing tayo ng linya papunta doon sa angle I. Okay? And that is the angle bisector of angle BIG. Again, wala siyang sinabing letter. Ang sabi niya lang is gumawa, construct the angle bisector. Gawin daw yung angle bisector. Wala siyang sinabing letter. So, ang ginawa natin is naglagay lang tayo ng letter S dito. And therefore, ang pangalan ng blue line na to, na which is the angle bisector of angle BIG, so itong angle BIG, ito ang kanyang angle bisector. Yan ang kanyang angle bisector. So, ang pangalan niyan, dahil naglagay ako ng S dito, is segment IS. Segment IS. Okay. Ang sabi ay mag-drawing lang daw, equilateral, and construct the bisector of angle BIG. Ayun. I-drawing daw natin yung angle bisector. So, yun yan. Paano natin madodrawing ang angle bisector ng angle BIG? Kunin natin yung gitna ng opposite segment. Ito yung angle. Ito yung opposite segment. Kunin natin yung gitna. And then, mag-drawing tayo ng linya, paakyat hanggang doon sa gitna ng angle. Pag ginawa nyo yun, meron na kayong angle bisector. Kung meron kayong compass, pwede nyo sukatin yung sukat nito. Sigurado, this is 30 degrees. At ito ay 30 degrees din. Okay. So, wala na. And that's the end of week 8 and the end of third grading.